Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Mula noon hanggang ngayon, kilala ang China sa pagkakaroon nila ng hatol na bitay. Naniniwala ang gobyerno ng China na kapag binigay ang parusang ito, nagkakaroon ng tiwala ang mga tao sa gobyerno na nagriresulta ng matatag nilang pamahalaan. Wala silang binibigyan ng exemption, mapalalaki man, matanda o kahit na babae, mayaman man o mahirap. Madalas, kapag nakakita tayo ng magandang babae, hindi naman agad papasok sa iyong isipan na pwede siyang makagawa ng masama, hindi ba? Sino ang mag-aakala ng isang babaeng may maamong muka ay may itinatago palang maitim na lihim? Ang kwento ay tungkol sa isang magandang babae sa China na may madilim na nakaraan. Ang babae sa kwento ay kinilalang si Billie Mae O'Mel, 21 years old. Ipinanganak si Mel ng taong 1983 sa China. Nagmula sa mahirap na pamilya si Mel. At matapos siyang isilang, lalong nahirapan ang pamilya ni Mel at mas dumami nga ang mga gastos. Para makapagtrabaho ang kanyang nanay at tatay, kinailangan siyang iwan sa kanyang lolo at lola. Kaya naman, habang lumalaki si Mel, ang lolo niya at lola niya ang nagpalaki sa kanya. Madalas, maramdaman noon ni Mel na hindi siya mahal ng kanyang magulang dahil madalas na wala ang mga ito sa kanyang birthday. Naiinggit din si Mel sa iba pang mga bata dahil lagi nilang kasama ang kanilang nanay at tatay. Matanda na ang kanyang lolo at lola, kaya naman hindi masyadong nakatulong ang mga ito sa pag-aaral ni Mel. Bilang resulta, hindi masyado naging maganda ang grado ni Mel sa paaralan. Isang araw, umuwi ang mga magulang ni Mel at sinabihan siya na mag-aral ng mabuti. Para bantayan si Mel, hindi na nagtrabaho ang kanyang nanay at nanatili na lang ito sa tabi ng kanyang anak. Ngunit, parang huli na pala ang lahat. Lingid kasi sa kaalaman ng mga magulang, lolo at lola ni Mel, naging masamang tao na ito. Madalas napapaaway si Mel dahil sa pangbubuli niya sa ibang mga estudyante. Kinukuhanan ni Mel ng pera ang kanyang mga biktima. Kahit na ganon, lumaki si Mel na isang magandang babae. Marami ang nabibighani sa kanya at lagi siyang sentro ng atensyon. Sa kabilang banda, pagdating naman sa pag-aaral, masyadong mababa ang mga grades ni Mel kaya walang eskwelahan ang gustong tumanggap sa kanya. Kaya nga napilitan na lang ang tatay ni Mel na ipasok siya sa isang vocational college. Beauty and hairdressing ang kinuhang kurso ni Mel at 2 taon ang kanyang ginugol sa kolehiyo. Habang nag-aaral, lalong tumitindi ang pag-uugali ni Mel. Natuto na siyang mag-inom at naging liberated. Pero naging seryoso si Mel sa kanyang pag-aaral at nag-excel nga sa kanyang klase sa vocational school. Patapos makagraduate, pinasok si Mel ng kanyang tatay sa isang salon na pagmamay-ari ng kaibigan ng kanyang tatay. Maayos ang naging trabaho ni Mel at seryoso siya sa tuwing nagugupit ng mga buhok ng kanyang mga customer. Sa pagdaan ng mga buwan, naging sikat na hairdresser si Mel. Madalas siyang kinukuha sa mga event dahil sa galing niyang magupit. Gustong-gusto din ng kanyang mga customer ang ginagawa ni Mel na hairstyle ayon sa hugis ng mukha ng isang customer. Napanatili ni Mel ang pagiging charming niya kaya naman iba't ibang lalaki ang naakit sa kanya. Maraming mga nangliligaw kay Mel pero dahil mga simple at mahirap na lalaki lang ang mga ito, hindi sila pinapansin ni Mel. Nangako kasi si Mel sa kanyang sarili na ang lalaking mapapangasawa niya ay isang lalaking mayaman. Ayaw na kasing maranasan ni Mel ang buhay niya na katulad sa kanyang pamilya. Kinausap ni Mel ang kanyang nanay at tatay na gusto na niyang magtayo ng sarili niyang salon. At dahil hindi naman ganoon kamahal noon na magpatayo ng salon,
Nagbigay ng pera ang mga magulang ni Mel sa kanya bilang pangpuhunan. Matagumpay ang negosyong tinayo ni Mel. Naging proud naman sa kanya ang kanyang mga magulang sa kanyang narating. Kumikita siya ng halos 1,000 Chinese yuan o 7,900 pesos kada buwan. Pero hindi tinitipid ni Mel ang naiipon niyang pera. Naging magastos siya at gusto niya na laging bago ang kanyang damit at gamit. Madalas din sumama si Mel sa ilang mayayaman niyang kaibigan at panay ang gastos. Dahil naman sa ganda ni Mel, mas maraming lalaki ang nagpapagupit sa kanyang salon kaysa sa mga babae. Ang ilan pa nga ay nagpapadala ng regalo kay Mel para lang magpapansin. Isang araw noong March 2004, habang nasa parlor si Mel, pumasok ang isang lalaki sa kanyang salon para magpagupit. Nakasuot ito ng suit at mukhang mayaman. Agad na nilapitan ni Mel ang lalaki at pinaupo ito. Ang lalaki ay kinilalang si Jiang Lai o Jacob, 24 years old. Si Jacob ay top student sa isang sikat na university at isang magalang na lalaki. Kumuha si Jacob ng isang philosophy course. Malakas ang karisma ni Jacob kaya naman naakit sa kanya si Mel. Ngayon din lang siya nakakilala ng lalaking katulad ni Jacob na tila isang Prince Charming. Para kay Mel, si Jacob ang tipo ng lalaki na gusto niyang mapangasawa. Kahit na tapos nang gupitan ni Mel si Jacob, nagpatuloy pa din ang kanilang pag-uusap. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon na ng relasyon sina Mel at Jacob. Maayos ang naging daloy ng relasyon ni Mel at Jacob. Kung minsan, sinusundo ni Jacob si Mel sa tuwing umuwi na ito mula salon at kakain sila sa labas para mag-shopping. Naikwento din ni Jacob kay Mel na siya ay mula sa isang mayamang pamilya. Sinabi ni Jacob kay Mel na hindi pa siya nakakakuha ng trabaho na angkop sa kanyang course. Habang naghahanap ng mas magandang oportunidad, nagtrabaho muna si Jacob sa isang typing service department. Pero lingid sa kaalaman ni Mel, hindi nagsasabi ng totoo si Jacob. Hindi naman kasi talaga mula sa mayamang pamilya si Jacob at isang empleyado lang. Ang pera niya ay nagmula lahat sa sahod niya kada buwan na 3,000 yuan o 23,000 pesos. Mula sa kanyang sahod, kinukuha niya ang mga pinanggagastos niya kay Mel. Nung una, lahat ng gusto ni Mel ay naibibigay ni Jacob. Pero dahil masyadong maluho nga si Mel, unti-unting naubos ang pera ni Jacob. Kaya naman, matapos ang ilang buwan, para mas makatipid, hindi na niyayaya ni Jacob ng date si Mel. Hindi na din mahal ang mga regalo na ibinibigay niya sa kanyang girlfriend. Para hindi na gumastos sa pagkain, nagsasuggest na lang si Jacob kay Mel na sa bahay na lang sila magluto ng pagkain. Napansin naman ni Mel ang mga pagbabago kay Jacob kaya kinwestiyon niya na ang kanyang boyfriend. Sinabi naman ni Jacob at nagsinungaling na huwag nang mag-alala si Mel at inaantay lang niya ang allowance mula sa kanyang tatay. Naging okay naman sina Mel at Jacob pero hindi na nawala sa isip ni Mel na baka hindi naman talaga mayaman si Jacob. Isang araw noong May 2004, nakilala ni Mel sa kanyang parlor ang isang lalaki na si Jin Wang o Jay, 23 years old. Habang ginugupitan ni Mel si Jay, nabighani siya sa ganda ni Mel. Tila love at first sight, ika nga. Si Jay ay hindi ganun kagwapo katulad ni Jacob, pero totoo na siya ay sobrang yaman. Anak kasi si Jay ng isang sikat na businessman. Magmula ng bata pa, namumuhay si Jay sa luho kaya lumaki siyang matigas ang ulo. Malimit din siyang mapaaway at walang interes sa pag-aaral. Kada may gulong kinasasangkutan si Jay, binabayaran lang ng kanyang pamilya ang mga nakakaaway niya o nasisirang bagay. Nang siya ay lumaki, nagtrabaho si Jay sa kumpanya ng kanyang tatay at nagkaroon ng mga girlfriend. Pero hindi naman niya sineryoso ang lahat ng mga iyon.
Nagbago lang si Jay nang makilala niya si Mel. Nagkaroon ng interes si Jay kay Mel at kasabay nito, nalaman din niyang may boyfriend na si Mel. Pero ipinagpatuloy pa din ni Jay ang pangliligaw kay Mel. Pinakita niya at ipinaramdam kay Mel na marami siyang pera at kahit anong gusto ni Mel ay maibibigay niya. Binilhan ni Jay si Mel ng mga mamahaling bags, sapatos at mga damit. Unti-unti namang lumayo si Mel kay Jacob matapos niyang makilala si Jay. Para kasi kay Mel, mas kayang ibigay ni Jay ang lahat ng gusto niya. Hindi na sinisipot ni Mel si Jacob sa kanilang mga date. Nang mapansin ito ni Jacob, kinausap niya si Mel. Inamin na din ni Jacob kay Mel ang totoo na hindi siya nagmula sa mayamang pamilya. Nagalit naman si Mel kay Jacob at nakipag-break. Tutal, may nakilala naman siyang totoong mayaman na si Jay na hindi tulad ng pekeng si Jacob. Hindi ito matanggap ni Jacob dahil mahal na mahal niya si Mel. Doon na din nalaman ni Jacob na may ibang lalaki na ang kanyang girlfriend. Nagalit si Jacob kay Mel. Hindi pa man kasi sila hiwalay ay nanlalalaki na ang dalaga. Dagdag pa ni Jacob, lahat ng pera niya ay ginastos niya kay Mel tapos ay iiwan lang siya nito. Ilang araw na ding hindi pumasok si Jacob sa trabaho dahil sobrang lungkot niya matapos ang paghiwalay nila ni Mel. May pagkakataon na ginugulo ni Jacob si Mel at Jay habang sila ay nagdi-date. Minsan ay pumupunta pa si Jacob sa parlor para singilin si Mel ng breakup fee at mental loss fees. Isang beses pa ay binigyan ni Jay si Jacob ng pera para lang tigilan na si Mel. Hindi naman ito tinanggap ni Jacob dahil gusto niya ay magkabalikan sila ni Mel. Ayaw tumigil ni Jacob kaya naman nagbanta na si Mel na may gagawin siyang masama kapag hindi pa siya tinantanan ni Jacob. Naisip ni Mel na dapat mahinto na sa panggugulo si Jacob dahil baka mawala pa sa kanya ang mayamang si Jay. At dito na bumuo ng masamang plano si Mel. Tinawagan niya si Jacob at sinabi na magkita sila sa isang lugar. Na-excite si Jacob dahil muli na niyang makikita si Mel. Para may panggastos at ma-impress ni Jacob si Mel, nanghiram siya ng pera sa kanyang boss na si Hannah. Nasabi din ni Jacob sa kanyang boss na ang pera ay pang-date niya at ng kanyang girlfriend. June 19, 2004, nagkita sina Mel at Jacob sa isang bundok. Gusto kasi ni Mel na habang umaakyat sila ng bundok ay nag-uusap sila tungkol sa kanilang relasyon. Habang sila ay paakyat ng bundok, nagsusorry si Jacob kay Mel at tinanong na baka pwede pa nilang maayos ang tungkol sa relasyon nilang dalawa. Umuo lang si Mel sa lahat ng sinasabi ni Jacob para mapaakyat niya sa pinakamataas ng parte ng bundok si Jacob. Nang nasa taas na sila, uhaw na uhaw si Jacob kaya naman inabutan siya ni Mel ng isang bote ng tubig. Ininom at inubos ito agad ni Jacob dahil sa tindi ng kanyang uhaw. Ngunit ang hindi alam ni Jacob, may inilagay si Mel sa bote ng tubig. Nilagyan ni Mel ng kemikal ang tubig na pinainom niya kay Jacob. Maya-maya pa, nahirapan nang huminga si Jacob at nawala na din ng malay. Makalipas ang ilang sandali, hinagis ni Mel si Jacob mula sa itaas ng bundok na siyang ikinamatay ni Jacob. Matapos nito, tumakas na si Mel. July 8, 2004, nag-report sa mga pulis ang isang magsasaka na may nakita siyang labi ng isang tao sa ilalim ng bundok. Naghahanap lang umano ang magsasaka ng herba plants ngunit iba ang kanyang natagpuan. Hanggang sa napag-alaman nga ng mga pulis na ang labi ay si Jacob. Base sa autopsy, lumabas na may kemikal sa kanyang katawan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Narinig ni Hannah ang balita at sinabi sa mga pulis na ilang linggo nang nawawala si Jacob. Sinabi din ni Hannah na nangutang sa kanya ng pera si Jacob para lang pang-date kasama ang kanyang girlfriend.
Ang mahalagang impormasyon na ito ay naging batayan ng mga pulis para magsimula sila ng investigasyon kay Mel. Pero itinanggi lang lahat ni Mel dahil sinabi niya na break na sila ni Jacob at hindi sila nagkita bago ito mawala. Ilan naman sa nakakita kay Jacob ang nagsabi sa mga pulis na minsan nang nagbanta si Mel kay Jacob. Isang witness naman ang nakausap ng mga pulis na nagsabing nakita niya na magkasamang umakyat si Mel at Jacob sa bundok, ngunit nang nakababa na, si Mel na lang daw ang kanyang nakita. Sa mga impormasyon na kanilang nakalap, napag-isip-isip ng mga pulis na posibleng si Mel ang pumatay kay Jacob. Hinanap nila si Mel pero nagtago na ito. Isang impormasyon ang nakuha nila kalaunan na si Mel ay nasa isang istasyon ng tren at bago pa ito makasakay sa tren ay nadakip na siya ng mga pulis. Sa interrogasyon ng mga pulis, umamin si Mel sa krimen kaya napatunayan siyang guilty sa pagpatay kay Jacob. December 2004, nahatulan si Mel ng bitay. April 1, 2005, nang si Mel ay 22 years old pa lamang ay isinagawa ang hatol sa kanyang bitay. Isa siya sa pinakabatang nabitay sa China. Ngunit, nang siya ay ililibing na, nagulat ang mga pulis na biglang nag-ingay si Mel. Dinala siya sa ospital at doon nalaman na hindi pala malala ang tinamong pinsala ni Mel mula sa baril. Sinubukang magmakaawa ng pamilya ni Mel sa mga pulis na wag na nilang ituloy ang bitay pero hindi sila pumayag. Kaya naman, ng araw din na iyon ay muling binitay si Mel at sa pagkakataong ito ay tuluyan na siyang namatay. Sa tingin nyo, ano kaya ang gagawin nyo kung sakaling kayo si Mel para hindi mangyari ang kinahantungang krimen ng storyang ito? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!